Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video guys, share ko sa inyo yung isa sa mga best property right now na ma-offer ko. Ito siya. Ito yung White Beach natin. Yan. So kung gusto mo ng property na, alam mo yun, may free access sa beach with amenities and free selling po siya. Very affordable price. With the guardhouse and may lines for water, electricity, drainage, concrete roads as this is the property na ma-offer ko po. So ito siya guys, ito yung ating white sand. Yeah. So ito pong sa likod ko is resort po siya ng developer, no? So yung mga owners, kung bawa kayo is owner po nating property, is free beach access po kayo. But if you want to avail yung ating resort, is you are 20% discount yung mga overnight niya, or cottage, or swimming pool, yan. Or kung gusto mo mag-fishing, libre po yung fishing rod. Pwede rin kayo dito mangisda sa mga may mga bangus, tilapia po dyan. So ito yung beach guys, ito po, yan. So right now guys, it's low tide, pero papakita ko lang sa inyo yung video ko kapag ka high tide po siya. Pag high tide po, hanggang dito po yung video. So white sand po yan, and maganda po dito is kahit nandun po kayo sa midulo is hindi po siya malalim. So good na good po siya para sa mga bata, kung may mga anak po kayo. So yung tubig niya kasi hanggang dito, pag high tide hanggang dito lang siya, kahit nandun malalim. Hindi siya yung beach na pagka, di ba yung ibang beach, bawa dito, biglang lalim. So, not advisable sa mga bata. So, dito guys, is ano siya, goods na good siya para sa mga may edad na, or sa mga kids, no, na gusto ng getaway property. So, this is that for you. And syempre guys, para ma-appreciate nyo agad muna kung ano ba itsura ng property na sinasabi ko, is actually nasa likod lang siya, yung ating property. Is paliparan natin siya ng drone shot that you will see here on 3, 2, 1, here is our drone shot. So yun guys, natin naman yung drone shot. So undergoing development po yan. Meron na pong mga concrete roads, no? And ano po siya, actually napakalapit lang nito doon sa highway. So from the highway po, around 5 minutes. So ipapakita ko yung video ko dito from the highway. So yung daan guys, going to our property. And so ito yung highway. And ito po yung ating car. So yung ating property is, yeah, diretso po tayo dyan. Ito po yung highway from Manila to Tagaytay, ayan po. Then going naman sa bayo ng Kalatagan is around 10 minutes po. Going to the property is around 5 minutes. So ayan po, pupunta tayo dyan sa Elijah Sea Breeze. Ayan po, makita nyo yung karatula. So ayan, diretso po tayo dyan. Concrete road po yan lahat. Then yun po, going to bayan, may mga hospital, school, markets. Ayan, dyan po sa highway na yan. Around 10 minutes. Going to Manila, papunta naman po doon. Around, matagal din, mga 2 hours to Manila. Ito nyo naman yung dadaanan, napakalapit lang yung sa bayan. And if you are from Manila, very accessible ito via the main highway. So concrete road po yung daan papunta po dito, no? And yung property right now, nakita nyo yung dinadevelop, diba? May mga concrete road na yung iba, so pre-selling po siya. So ito guys, magkakaroon din siya ng mga amenities, no? Mga multi-purpose hall, basketball court, ganyan. So siguro, kasi yung pupuntahan natin ngayon is yung lupa pa lang eh, no? Yung lupa pa lang. So lalakaran natin yan ngayon. Pero syempre, pakita ko na rin muna ano ba yung magiging sample na itsura ng ating property after the finished construction. That you will see here on 3, 2, 1, here is our drone shot of finished projects po natin. Nakita nyo naman yung mga drone shots po natin. Ayan. So ayan guys, ito pala, ito ulit yung white sand natin. So, yung white sand, alright. Tapos ito actually dito, pagkagabi,
pwede rin kayo mag-camping dito. Pwede rin kayo mag-renta ng bangka. Napakalapit lang nito sa Little Boracay, if familiar po kayo. Kasi yun yung sikat dito sa Calatagan. But actually dito sa beach natin, napakalinis na, napakaganda. But pagka high tide po yan dito, may mga bangka po dyan, pwede rin kayo mag-rent. And then soon, magkakaroon na rin tayo ng mga banana boats, no? So dito guys, sa bakawan natin, ito, mga bakawan po yan. Magkakaroon po dyan ng, pagkagabi po dito may ilaw, pwede po kayo mag-camping, eh. So, bawa, mag-jowa kayo, pwede kayo mag-overnight dito, no? Ito yung mga CR, from the beach, para mag-maintain po natin yung kalinisan ng ating beach. Yan, makita nyo po yan dito. Ito po. Ayan, so may mga CR, mga toilet, may mga hugasan, ayan po. Kita nyo naman siya dyan. Alright, yan, may mga CR, malinis po yan, shower, tapos may mga toilet, yan. So lalagyan po yan dyan, okay? Ito, marami po yan guys, yan, mga shower, para malinis yung ating property. Yan. So yan guys, yung mga lot owners natin, yan, dito yung free beach access, and may gagawin pa tayo mga ibang free beach access din sa lot owners, ito po yung daan. So yung resort kasi dyan po yan, okay? So later on ipapasyal ko kayo dun sa may resort. Pero ngayon lakad muna tayo papunta sa property, no? So dito po yung magiging daan ng mga lot owners, okay? Ito nyo naman yung drone shot kapag white, kapag high tide. Malinis po dito at maputi yung beach. Pero guys, yan, pwede kayo rito mag fishing, yan. Alright? So papakita ko mamaya yung price. Kung ba nakahuli kayo, magkano yung kilo yung mga fish natin. Yan siya. Pwede mag fishing dyan. So yan, maraming undergoing construction ngayon dito guys. Pero pasukin muna natin yung, ito yung magiging access ng mga lot owners dito po sa beach natin, right? Available pa ng mga lots. So right now is 4:45 PM po yan, yan. Hapon, and ang weather po dito is presko po siya, pero pagtanghali mainit po dito. So yan, may mga undergoing construction din tayo dyan. Ah, pwede pala mag overnight dyan sa resort natin, yan. Makikita nyo po yan dyan. So ayan, undergoing po, tuloy-tuloy po yung mga tauhan ng... So ito yung magiging access ng mga lot owners. Pagka, iba kasi yung daanan ng mga lot owners. Pero magkakaroon pa kayo ng free access pa na iba sa mga exclusive lang sa lot owners. So ayan guys, makikita nyo undergoing po talaga yung ating development. Ayan. So ngayon, ginagawa yung ating road tracing. Ayan, kita nyo po. Alright. So malaki kasi yung property, around 5 hectares. So yan, para punta tayo. Ayan mga to, mga tandaan na yan, yan yung mga gagawing concrete roads. Yan po. So may mga tandaan na yan actually. So para makita nyo yung itsura ng concrete road na sinasabi ko, eh seto po siya. Makita nyo. Ayan. Ito yung sample ng concrete road guys. Ayan. Tapos ang gagawin din yung entrance is doon. Ayan. Doon. Oo, oh, kita sa camera. Pero ito yung sample ng mga drainage natin. Para makita nyo. Ayan. Alright. So, dun yung gagawin natin na entrance. Ayan yung resort sa kabila. Nakita nyo naman sa drone shot. So, yung mga available natin is nandyan lang po siya. Halikod. Tapos, kung ano yung nakita nyo dito guys na concrete road, ganyan na ganyan din po yung magiging itsura. Ayan. So very affordable po yung ating pre-selling price. Ayan. So may mga concrete road din yun dyan. Alright. So pasyal tayo sa mga available lots, no? Para makita nyo yung magiging itsura. Actually ito na, malapad po yan. Kasyang-kasya yung dalawang sasakyan. So tara, makita ko sa inyo yung mga undergoing development. Ayan. So ito yung nakikita nyo, dyan po tutuloy yung ating mga concrete roads. Alright. So yan, may mga tandaan na yan guys. Ito, tulad nito. So from here, itong ating red na yan, up to this one, yan. So magiging concrete road po yan with drainage. Ito po yung drainage guys. Ayan. Ganyan pong kalalim yung drainage natin. So ito, tulad nito, concrete road din po yan. Alright? So tara, pakita ko sa inyo kung gaano siyang kalalim. So ayan, ganyan. Tuloy-tuloy po yan guys. So with the lines for drainage, electricity and water po. So talagang maganda yung ating development. And then, yun nga, yung nakita nyo naman sa drone shot kung gaano siguro itong kalawak. And yan, under, right now yan, mga equipment natin. Yan.
So, nilevel po yung ating mga lupa para mas matibay. Yan po siya. Then, meron din po dito. Ayun. Alright. Dito, ano pala, may mga available tayo na lot dito. Yan dyan. Ito may ano to, ito yung magiging concrete road, makikita nyo yung tanda. So from here, ayan, to this one. So around 8 meters guys, yung main entrance nasa 10 meters yung road. So ayan, so 8 to 10 meters po yung mga concrete road. Ito yung drainage. Ayan, ito nyo. So dito guys, mga available na lots. Ayan, mga onti na lang din yung remaining natin. Tapos actually may ano pa, may mga ibang mga 150 square meter, may mga 200, meron mga 250. Pero unti na lang, nasa wala nang mga 10 lots, mababa rin. So ano siya, right now ang computation nito very affordable kasi pre-selling discount siya. Then pwede na 2 years or 3 years to pay, 5 years to pay. Ang requirement natin is 2 valid IDs, so yeah. Tapos dito ang target natin na turnover is 2 years to 3 years. And any house design upon completion. Example, gusto mo lang for Airbnb, pwede mo share for Airbnb. Then kung rest house, pwede rin, no? Pwede rin na dream house mo. Yeah, mga ganyan guys. So maganda siya. Actually ano siya, win-win situation kasi pag ito na-develop guys, for sure ang laki na itataas ng mga price ng mga lots dito. No? And nakita nyo naman yung beach natin, napakaganda. And magkakaroon din tayo ng sarili pang, yung nakita nyo swimming area kanina, magkakaroon siya ng exclusive naman sa lot owners, no? Na swimming access din. Alright? Tapos kung nakita nyo yung drone shot, mahaba to guys eh. So hindi ko na siguro lalakarin yung lapad niya, pero ganun pong kalaki. May mga available pa actually. Nandito actually meron na available dito. May mga available pa dito, 150 square meter yung cut. And napakalapit lang from the guardhouse na gagawin. Siguro by car, wala pang 1 minute, no? By walk, going to the beach from here is 2 minutes. So, napakalapit lang. Yeah. Tapos pala yung dulo nito is gagawin dyan ay perimeter fence na ang taas po is 2 meters. So, yeah. Tara, ikot pa tayo guys para makita nyo. Yan yung mga drainage yun muna guys. Ayan. Pumunta nyo siya dyan. Actually, ma-advise ko to if you are an OFW or Filipino na naghahanap ng investment na good talaga yung magiging ano yung appreciation ng price on the future to come. Ito nyo naman guys yung development. Alright. So gagawin tong concrete road din to guys ha. Yan. Ito nyo yun dyan. Tapos yung resort pala na to guys, pag napunta kayo dito ng weekend, so ano po yan, na fully book. Kasi napunta natin ngayon low tide, pero pag weekend high tide siya is napakarami pong tao dito. Lalo yung swimming pool na iikutan din natin mamaya kung gaano ba kaganda yung resort. Tapos ano siya, 20% discount kayo sa mga pools, ganyan, and amenities. Alright, equipment natin, ayun na, kita nyo siya guys. Alright, ayun na, kita nyo naman. Dami, diba? Ah, dito pala may mga available din dito guys, 150 square meters. Siya pa, doon, may available din doon. Ganyan kalalim guys yung mga drainage natin na ginagawa. Ayan, diba? So ganyan pong kalalim yan. So ngayon guys, punta na tayo sa may resort naman para makita nyo yung ating resort. Kung gano'n ba ganda yung itsura ng amenities dito. Galing kanina guys, so around 1 minute, let's walk papunta po sa gagawin nating guardhouse ng ating property. Tsaka sa entrance ng resort ng developer. Diyan po yan. So, right now, ayan, may mga ginagawa din ng mga additional pa ng mga parang room sa hotel nila. Ayan. So undergoing construction din siya. Example, dito yung lot mo. So, ba 150 square meter, any house design naman po. Ganyan po yung drainage. So, any house design po siya upon full construction. So, ayan. Dito gagawin yung guardhouse, guys. Diyan. Ayan. So, gated ano po yan. Gated property, community. Para po sa security ng ating mga lot owners. Tapos, dyan na tayo. Punta na tayo sa entrance ng resort. Ito yung ating entrance. Ayan. Kita nyo naman, diba? Ito yung name ng resort, guys. Ayan. Elijah Seabreeze Resort. Ayan. Yan yung pangalan ng ating resort. Tapos, pwede rin kayo mamili dito ng mga foods. Sarado lang siya. Pero pag weekends, bukas po yan. May mga tindahan dyan ng mga, yung parang sa 7-Eleven. Tapos, ayan, may mga room din. Pwede rin kayo mag-renta rito ng mga kayak or mga rooms. Ayan, pwede kayo mag-overnight. Or yan, pwede kung may mga events, pwede rin po dyan. Mga
parties, and pwede na po dyan. Ito guys, yung ating mga for kayak. Ito. So, affordable siya. Okay. Kayak, tapos tables, chairs, tent for event, yan. Camping tent, yan. Pwede rin kayo mag-rent. Yan. So, very affordable. And dyan kayo pwede mag-overnight, guys. Ayan, dito. Yan yung mga room. Pakita ko sa inyo, sample. Tsura. Yan. Mura lang naman siya, actually, guys, yung overnight dito. Yan, naka-aircon din yung mga room na yan. Meron din siyang mga CR. May mga design pa tayo, mga fish, oh. Okay. Oy fish. Then, ito na yung ating swimming pool. Ayan. Ayan yung siya dyan. So, meron tayong swimming attire palette. Okay. So, yung makita nyo. One piece, two piece. Prohibited. Ayan, mga ito. Makita nyo. So, no pets allowed. No running and jumping. Ayan. So, ito yung ating pool. Makita nyo gano'n siyang kaputi at kalinis. Ayan, kita nyo naman, well maintained with slides. Ayan, dito yung mga pwede kayo mag-event. Ayan, dito. Tapos yan, pwede kayo dito mag-picture-picture parang for Instagram. Ayan. Ngayon kasi nakita nyo walang tao dahil low tide and it's Wednesday morning. Ay, Wednesday afternoon. Ayan, pag weekend marami dito. Ito yung slides. Ayan. Alright. Ayan, mga shower. Ito mga CR. Ayan. Tapos pwede rin kayo mag-rent dito ng mga cottages. Kita sa inyo yung mga cottage. Actually, magandang investment to. Lalo kapag lot owner ka dito, alam mo yun, every weekend, pwede ka mag-relax-relax away from the city with the fresh breeze of the sea. Diba? Ayan. Tara, let's go. Ayan, ito yung mga para siyang pwede magkanta-kanta dito. Ayan. Sa future. Ayan, oh. Pwede ka dyan may mga banda, pwede po dyan mag-invite, kanta-kanta po dyan. Tapos, pwede kayo mag-rent dito ng ating cottage. Diba, kita nyo naman dyan. Alright. Tapos, pwede rin na, yan, kita nyo to. Parang entertainment room. Ayan siya guys. Diba? Tapos, yan, yung sa may fishing, yan, pwede kayo mangisda dito. Para makita nyo po, yan po siya. Maraming isda dito guys, mga tilapia, bangus. Alam ko may crabs din dito, hindi ko lang sure ha. Pero nakapangisda na ako dito ng tilapia. Doon yung mga presyo. 350 per kilo ata yung tilapia tsaka bangus. Ay, bangus ata yun, yung tilapia mas mura. So yan, free fishing rod na rin. Ganyang kalapad, ay maraming isda. Ayan. So yun na yung ating property tour for today. Actually, ano siya, full tour, no? Kasama na yung ating resort, no? Hope na nagustuhan nyo siya guys. Yeah. Hope na nagustuhan nyo yung ating property tour for today. And hope naman nabigay kayo lahat ng info, yung mga kailangan nyo po, no? Ayan. Ayan, no? Doon naman makikita. Nakalagay doon. Sa fishing. Ayan. Kaling per kilo. Doon lang tayo dumaan. Doon tayo dumaan. Ayan, makikita nyo dito para mapakita ko sa inyo yung mga presyo kapag mag-fish. Kasi marami yung mga life nagtatanong kung saan pwede mga isda. So ito siya. Mga fresh fishes. Doon pala guys yung access ng lot owners papunta sa free beach access. Yan, dyan, white sand. So nakita nyo naman siguro yung video sa drone shot yung itsura na itong beach kapag high tide siya. Ayun pala. So, hipon, 600 per kilo. Tilapia, 250 per kilo. Tsaka fresh bangus, 300 per kilo. So, tama nga. Mas mura yung tilapia. Ayun. Kita nyo ba? Yan. So, yun yung mga price, guys, ng ating mga pag mag-fishing ka dito. So, yun guys. Hope na nagustuhan nyo po yung ating property tour for today. So yun na siya. Maraming salamat po. If kung nandito ka pa sa dulo, maraming salamat sa panonood. And this is John Crush po. And hope na yun, nag-enjoy kayo kahit papaano, no? Medyo hiningal po tayo, layo na nilakad natin. Walking exercise, eh. Ito yung ating sunset. Isipin mo naman yung view na yan, di ba? Every day, about every weekend, mapunta ka sa property mo dito after the turnover, after the pre-selling. Yun yung makikita mong view. With the beach view and the fresh breeze view. Away from the city.
parang good for retirement lot or gusto mo siya na dream lot, dream house, no? I would highly suggest this property. So, yun guys, actually good siya for ano, sa future sa mga Airbnb kasi dito soon or in the near future, di mo masabi, baka magkaroon ng mga more attractions para sa mga tourists which will give more boost sa price appreciation ng ating nakuhang pre-selling na property. So yun guys, once again this is John Critch po. Thanks for watching. Kung nasa ka man, kung nasa bansa ka man, or nandito sa Pinas, hope you are having a great time. Maraming salamat po sa panonood. And have a great day. Message me lang on Viber or WhatsApp. Nandiyan po sa video yung aking mga contact. God bless and thanks for watching. Bye-bye!